buhay. Tuklasin ang nakatagong hiwaga ng buhay. Magsulat, magbasa, lumikha ka ng obra. Sa special education, palaging masaya. Sa mahiwagang mundo tayo'y magtungo, lahat tayo ay matututo. Sumayaw, lumundag, kumanta at tumawa sa special education, palaging masaya. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga dear learners. Isa na naman pong episode ng Itulay Session for Learners with Visual Impairment Level Up ang matutunghayan nyo ngayong araw na ito. Kami pong muli ang inyong mga kasama at sana po ay samahan nyo kami sa full duration ng aming klase o tutorial at nawa po ay maibigan nyo ang aming session for today. Ako po pala si Tutor Noel na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at mga kasama po natin si Tutor Elaine. Ako naman po ang inyong makakasama para po sa buong session po ng week 3 ng Itulay episode Level Up para sa mga learners with visual impairment. Salamat po sa ating mga viewers ngayon na nanonood mula po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa mga guro, mga magulang, at lalo na po sa ating mga mag-aaral with learners or learners with visual impairment. Bago po natin simulan, hayaan niyo po muna akong batiin ang aking mga heads, ang aming Regional Special Education Coordinator, Dr. Nelson Lasagas, ang aming Division Superintendent, Dr. Maharani Jacinto, at ang aming Division Special Education Coordinator, Dr. Saturnina Abahon, ang aking District Supervisor, Dr. Lida Burungan, at sa aking napaka-supportive at napakabait na Principal, Dr. Myla D. Abayon, kasama po ng aking mga kasamahang guro mula po sa Mulawi Regional Pilot School SPED Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir Noel. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, binabati ko po ang mga nakasama ko sa Group 3 at sa lahat ng gumawa po ng additional curriculum content for learners with visual impairment on the ICT. Ayan, malugod ko pong kayong binabati at ayan po, binabalita po namin na nasa development stage na po ang ating curriculum ng ICT for learners with visual impairment. Hello po sa aking mga naging ka-group at sa aking mga learners na sina Paari, si Danny, si Angel, si Jerome, at si Stephen. Hello po sa inyo lahat. Good morning. Ayan po, bago po tayo magpatuloy sa ating lesson for today, tayo po muna ay magkakaroon ng balik-aral. Natatandaan niyo pa po ba ang pinag-aralan natin nung nakaraang episode? Sige nga po, kung natatandaan niyo kung ano yung mga pinag-aralan natin nung nakaraan, sige po, antabayanan po namin ang ilang saglit ang inyong mga komento. Okay po.
Kagaya po ng dati, gamitin po natin ang ating comment section para po sa inyong mga pagbati o kaya naman po ipagsagot sa mga katanungan sa buong session po ng Learners with Visual Impairment. Kagaya po ng dati, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol pa rin po sa Filipino Braille. Ianda po ang ating mga tenga, ang ating isip para po tayo po ay makasabay at matuto sa buong oras po ng ating pag-aaral. Kailangan po na makahandaan, tama, Tutor Noel? Ayan, oo, kailangan natin. At iyayain nyo na ang inyong mga guardian. At syempre, ang dati namin pang nire-required, kailangan po magkaroon kayo ng headset o anumang speaker na nasa tamang volume upang kayo po ay makalakong sa ating. Tama po yan. Tawagin na si Papa o kaya naman po si Mama, si Ate o si Kuya o kusino pong pwede pong gumabay sa inyo at pwede pong gumamit ng ating comment section. Paalala po, pwede pong i-type po muna ang pangalan po ng bata. Kung Facebook po yan ng inyong magulang, i-type po muna ang pangalan ng bata bago po ang sagot. Nang sa ganun po ay ma-mention po namin ang kanilang mga pangalan. Kagaya ng sinabi ni Tutor Noel, gumamit po tayo ng headset. O kaya naman po ilakasan ng mga audio ng device dahil po sa araw po na ito ay lilinyangin po muna natin ang ating pakikinig. Ayan, tingnan ko sa comment section na kung meron na pong mga pagbati o kaya naman po ay ang inyong mga sagot. So, kailangan nating balikan ang ating pinag-aralan noong nakaraang session po o nakaraang linggo. Ayan, naalala niyo pa ba kung anong tunog ng mga bagay sa paligid ang ating napag-aralan nung nakaraan? Sige nga, pa-comment nga sa ating comment section kung ano ang inyong naalala ng mga tunog sa paligid. Anong tunog ba ang ating pinag-aralan? Okay, parang wala pa akong nakikita sa ating comment section, Tutor Noel. Ayan, sige. Ang ating pinag-aralan nung nakaraang linggo ay mga, hintay natin, no? Ano kaya? Meron kayang sasagot? Ayan. O sabi dito ni Clara Salantes. Hi, Teacher Noel and Teacher Elaine. Paari Ganesh is watching. Thank you. Ayan. So, ano pang mga tunog? Hi, Paari. Good morning. Salamat po. Tanungin po natin yung ating mga mag-aaral kung anong naalala po nilang tunog ang ating na-leksyon nung nakaraan. Ito'y tunog ng, pakitay po sa ating comment section sa mga gusto pong sumagot. Sa Tutor Noel, tulungan na natin sila. Yeah. Alam ko po, naalala po na ating mga kabataan at nating mga mag-aaral. Okay. Ang ating pinag-aralan ng nakaraan ay mga tunog ng mga sasakyan na naririnig sa paligid. Sige nga, pahulaan na lang natin kung ano-ano ang mga ito, Tutor Elay. Balikan natin ng ilan ng mga sasakyan. Balikan po natin ang ilan sa mga tunog. Sabi dito ni Paari Ganesh, Ellen, ay ambulance at motor sound daw po ang kanyang alala nung nakaraan. Salamat, Ellen, sa yung teacher Ellen Paari. Okay po. Next. Ayan, tama ang masagot ni Paari. Talaga napiliin siya. Sudyante ko yan. Oo. Ayan, tunog na. Salamat, Paari, sa iyo ang tunog na ito. Ya pare niya, Tutor Elaine, tama ba? Ito anong tunog ito? Narinig ba 'yan ng malinaw kung pinasan ng ating mga speaker o kaya naman po gumamit tayo ng headset kagaya po nito. Ayan. Anong tunog kaya ito? Mula po sa YouTube pala ito. Paari Ganesh na nanonood. Ayan. Sabi po ni Christina Librado, good morning po from Rosa Susano. Okay, hello, mga mag-aaral, ano ba ang inyong sagot? Sabihin natin sa ating mga magulang, sino pong gumagabay sa atin, kung ano po ang sagot dito. Naalala niyo ba ang tunog na ito? Tingin ko, ha? Sabi dito ni Paari, bombero daw po. Sabi ni Paari. Sabi naman ni Christina Librado, tunog po ng ambulansya.
Tama po ba sila? Ayan. Well, tunog ng bumbero o tunog ng ambulansya ay tama ang inyong mga kasagutan. Sige, mag-proceed tayo sa susunod na sound. Okay. Dito naman tayo sa kasunod na tunog. Pakinggang mabuti. Anong tunog nga ito? Tunog ng sasakyan? Anong tunog? Pwede natin gamitin ang ating comment section para sa inyong mga sagot. Anong tunog yun? Yan ay tunog ng Tutor Noel, anong tunog nga ito? Sabi ni Paari ay motor daw po. Very good. Ayan, motorsiklo. Tama. Sabi dito ni Prince, hi ma'am, hi Prince. Sabi niya, hi ma'am at Sir Noel. Tama ang iyong sagot, Paari. Ito ay motorsiklo. Sabi naman ni Christina, tunog ng pag-start ng motorsiklo. Tama ang kanilang mga sagot. Tama. Dito tayo sa ating mga learner. Oo nga po. Dito tayo sa pangatlo. Anong tunog kaya ito? Ako nakakagusang sumakay dyan. Oo nga po. Naalala niyo ba ito? Nakasakay ka na ba dyan, Tutor Elaine? Nako, Tutor Noel, hindi pa talaga. Wish ko po sana. Kayaan sa mo. Experience ko. Kayaan mo, Tutor Elaine, pag nagawi ka dito sa Maynila, ipapasyal kita at sasakay kita dyan. Thank you po. Sa TV ko lang ito nakikita at naririnig. Ayan. Ang kawawa ko naman, no? Ayan, sabi ni Prince. Yeah, talagang ano lang yan dahil sa iyong lugar. Opo. Sabi ni Paari, train daw po. At sabi naman, Prince, tren. Ayan, tama ba kanilang sagot, Tutor Noel? Very good. Ang gagaling naman ang ating mga learners. Talagang nakikita. Tama ang iyong sagot, Paari, Prince. Ang galing. Galing. Ayan. Okay. Bago tayo tumungo sa ating araling ngayon, Tutor Elaine, ano-ano po ba ang ating layunin ngayong araw na ito? Makinig mabuti. Ang ating layunin sa araw na ito ay nakikilala ang iba't ibang huni o tunog ng mga hayop at iba pang insekto na pangkaraniwang naririnig sa ating paligid. Ayan. Okay. Ikaw ba, Tutor Elaine, meron ka bang mga alaga sa iyong paligid na mga hayop? Opo, Tutor Noel, naririnig po ba yung aking mga hayop? May tunog po dito ng manok, may tunog po ng aso, pusa. Yan po aming mga alaga dito. How about yan, Tutor Noel? Ayan, dami mo pala ang alaga. Sa amin din, marami akong alaga. Meron kami mga aso, meron kami manok, meron din kami rabbit sa aming tahanan. Wow, kaya ang bahay rabbit namin mukhang Manila Zoo. Ang ating mga learners kaya, meron kaya mga alagang hayop sa kanilang paligid? Sige, pabayaran natin ang kanilang mga komento. Sige nga, Paari Prince, meron ba kayong mga alagang hayop sa inyong bahay? Patype nga kung ano ang inyong mga alagang hayop. Tingnan natin kung ano-ano kayang uri ng hayop ang kanilang kasama sa kanilang bahay. Maganda kasi kung meron tayong mga kasamang hayop, Tutor Noel. Nakatulong din sila at nagkapagbigay din sila ng saya sa atin. Tama at lalong-lalo na sa ating mga visual impaired na person ay nagdidepende sila o nakikilala nila. Isa sa mga distinction kung paano din nakikilala ang mga iba't ibang hayop ay dahil sa tunog nito. Kaya mahalaga malaman ang mga ito. Opo. Sabi dito ni Lenron Camilio, manok at aso. Sabi naman ni Prince, pusa. Wow, may mga hayop din po pala sila. Mga ano pala ta- ang dami mga alaga ng ating mga learners. Mm-hmm. So familiar talaga sila sa mga tunog na ating pag-aaralan ngayon, Tutor Noel, di ba? Marahil. Pamilya na pamilya na sila. Pag-aaralan natin yung muli para mas matutunan pa natin ang iba't-ibang mga tunog ng mga hayop. Ayan, simulan na natin, Tutor Noel. Sige, pakinggan natin ang iba't-ibang tunog ng mga hayop na pangkaraniwang naririnig sa ating paligid at ilang insekto. Okay, pakinggang mabuti ito ang mga tunog na ating pag-aaralan mamaya, isa-isa. Ayan, nasa kakakasabay-sabay sila, no?
Ayon, Tutor Noel. Alam ko, familiar sila sa mga tulog ngayon, no? Para na-imagine ko tuloy ako yung nasa Manila Zoo. Oo, mga po, sabay-sabay natin pinarinig sa kanila ang mga tunog ng mga hayop na ating pag-aaralan sa araw na ito. Handa na ba kayo, mga bata? Sana'y handa na kayo. Ayan, sabi po ng aming napaka... Sabi po ng aming napaka-supportive na school principal, Dr. Mal Abayon. Hi, Tutor Elaine and Tutor Noel. God bless you both. Thank you po, Mamayla. Good morning po. God bless din po. Stay safe po. Sabi po dito ni Justin Adrian Reyes Rujero. Hi, I'm Justin Adrian Rujero. Good morning po. Watching from SPED, Joy Payatas B Elementary School, Quezon City. Ayan, nandito din po. Hello. Si Richard U1 Grade 3 Nara. From Nimi, ang teacher daw po niya ay si Miss Jonah Tubanya. Galing po siya sa Hosto Lokban Elementary School. Ayan, sabi po ni Lenron Camillo, opo, handa na daw po sila. Handa na ba si Lenron, si Prince, si Paari, si Justin? Ayan, good morning po sa lahat. Simulan na natin, Tutor Noel, ang unang tunog na ating pag-aalala. Pakinggang mabuti. Pwede nating hulaan ang tunog bago natin i-reveal kung anong hayop ito, ha? Ayan, kung mahina sa inyo, lakasan lang ang audio or mag-headset. Ayan. Naririnig din ba ito sa background ko, Tutor Noel? Maingay din kasi ito sa akin ngayon, eh. Naririnig naman. Ayan. Ano kayang tunog ito, mga bata? Hulaan nyo nga. Sige nga, hulaan nyo nga kung anong tunog ito. Parang ang sarap tuloy mag-jollibee. Sarap mag-tinola. Eh. Ayan, may sagot na po, Tutor Noel. Sabi po ni Lenron Camilo, manok. Sabi din po ni Richard ay manok. At kagaya din po yan ang sagot ni Justin at ni Princess Del Rosario, manok. Chicken. Ayan, sabi ni Justin. Tama po ba ang kanilang sagot, Tutor Noel? Ayan, manok or chicken ang tunog na inyong unang narinig. Sige, dumako na tayo sa pangalawang tunog. Ayan, ang galing. Ito tayo sa pangalawang tunog. Ayan. Okay, anong tunog kaya ito? Ayan. Kanina, may nagsabi kanina na may alagas lang ganito. Sabi ni Richard, aso. Anong school po si Lenron Camilo? Mapaya yung mga alaga nila, no? Tutor Elaine, mataba kaya, mapaya. Ayun, ang dami lang siguro. Iba-iba siguro uli ng aso. Maraming gagandang aso ngayon, Tutor Noel. Sabi naman dyan, Jan Biton Barlam, aso po. Ayan, tama ba ang kanilang sagot, Tutor Noel? Ayan, yan ay tunog ng aso. Ayan, magaling mga bata. Ayan ang madalas tong aso sa ating paligid. Sabi ni Prince, dog. At ni Justin, dog din daw. Tama ang iyong mga sagot. Dito naman tayo sa kasunod na hayop na ating tunog ng hayop na ating pag-aralan. Okay? Ayan, anong tunog kaya ito? Anong hayop kaya ito sa ating paligid? Ang cute bang tunog, Tutor Noel, no? Lagi nanghahalongkat ang yan. Lang, oh, napapro kayo. Bantayan nyo talaga yan. Kung hindi nasanay, ay, nandiyan na yan sa mesa ninyo. Ayan, sabi ni Richard at ni Lenron, pusa. Tama po ba ka ng sagot, Tutor Noel? Ayan, pusa ay ang cat or pusa ang tama ayan kasagutan. Tama din ang sagot ni Paari, pusa. At ni Princess, pusa. Sabi din ni Prince, cat. Ayan, tama ang inyong mga sagot. Dito tayo sa kasunod na tunog. Pakinggan mabuti, ha? Ayan, alam ko familiar kayo dito, mga bata. Anong hayop kaya ito? Yan ay lumalabas lalo na kapag maulan. Opo, Tutor Noel. Dito maulan pa naman. Marami yan. Ayan, ang sagot po dito ni Richard ay frog.
Sagot naman po ni Linron, Richard, Paari, at Janjan, palaka po. Ayan, tama. Tama ba kalang masagot, Chotor Noel? Yan, frog o palaka ang inyong narinig. Tama, ang gagaling. Tama. Ayan, basta tama mag-ingat lang kayo dyan, ha? Kasi, frog. Oo, pag, di ba, poisonous yung ano yan, saka pag naihiat kayo na, pag yun sabi nila, magkakaroon ka na ang pulubo. Kaya dapat, pag, ano, pag paulan, iwasan nyo ang mga palaka. Ayan, next sound tayo, Tito Ilig. Opo, next sound, or ang sunod na tunog ay... Pakinggang mabuti, mga mag-aaral. Sabihin sa inyong magulang kung ano inyong sagot, ha? Ito, anong tunog kaya ito? Ayan, tama po yung frog kanina. Ito naman, anong tunog kaya ito ng hayop sa ating paligid? Sige nga. Ayan, ang bilis talaga sumagot ni Richard. Sabi niya, ibon. Ano naman sagot ng iba? Tingnan nga natin. Sabi ni Linron, ibon. Sabi naman ni Paari, bird. Tama ba ang kanilang mga sagot, Tutor Noel? Ayan, bird o ibon, o kunin ng ibon, bird ay ang tamang kasagutan. Ayan, tama po yung mga sagot. Ang galing naman mga bata. Kagaya din ang sagot ni Prince, bird. Ayan, ang kasunod naman na tunog na ating pag-aaralan ay ito. Pakinggang mabuti, ha? Anong tunog kaya yan? Hulaan nyo nga mga mag-aaral. Sabihin nyo sa inyong magulang na i-type sa ating comment section ang inyong sagot. Ayan, may sagot na sila, Tutor Noel. Sabi po ni Richard Cow. Sabi naman ni Linron Camilio, baka. Ayan, sabi naman ni Paari, cow. Ayan, ano bang tamang sagot dito, Tutor Noel? Ayan, cow o baka ang tamang kasagutan. Ang gagaling. Ayan, meron pa bang kasunod, Tutor Noel? Okay, dito naman tayo sa kasunod na tunog ng ating pag-aaralan ngayon. Pakinggan ninyo mabuti, ha? Ito. Anong tunog kaya yan, mga bata? Anong sagot? Pakitype sa ating comment section. Good morning din, Hermie Siraon. Sabi niya, good morning everyone. Ayan, may sagot na po dito, Tutor Noel. Sabi po ni Richard Juan Bernardo Baboy. Sabi naman ni Linron, ay pig. Ayan, tama kaya ang kanilang sagot, Tutor Noel? Ayan, pig or baboy ang inyong narinig. Tama din ang sagot ni Paari, sabi niya po ay baboy. Ayan, kung naririnig niyo yan, yan po ay huni, ayan po ay tunog ng isang baboy. Dito naman tayo sa kasunod na tunog, Tutor Noel. Ayan, anong tunog kaya ito? Madalas mo ba itong naririnig, Tutor Noel? Oo, lalo na pag ano, pag nasa labas ako, kaya mag-ingat kayo dyan, ha? Kasi nagdadala ng sakit yan. Ay, inis talaga ako pag naririnig ko ito, Tutor Noel. Lalo na pag natutulog na ako, no? Oo, lalo na yung gumagat-umatang sa tenga mo, no? Opo. Anong tunog kaya ito? Walaan nyo nga mga bata? Sige, gusto nyo lang. Kaya, alam kong baka tama din ang inyong mga sagot, no? Yan ba ay tunog ng... Okay, ang tamang sagot dito, nasagot ni Richard. Sabi niya ay lamok. Tama po ba ang kanyang sagot? Sabi din ni Linron, kuliglig. Ayan niya. Ano po ang sagot ay, dito, Chotor Noel? Ayan po ay ang lamok. Ayan, yan po ay tunog ng lamok. Sabi ni Val Jr. at ni Lorna, lamok po. Tama po ang inyong mga sagot. Salamat din sa paghula, mga bata. Okay lang po yan. Tandaan na lang natin mamaya po. Yan po ay tunog ng mosquito, sabi ni Justin. O kaya'y lamok, sabi ni Linron. Ayan.
Yun po lahat ng mga tunog na mga hayop na ating pinag-aralan ngayon sa umagang ito. Ano naman kasunod nating aktibidad ngayon, Tutor Noel? Ayan. Ang susunod natin ay, ayan, hindi na tayo magbibigay ng clue. Kanilang tutukuyin ang mga tuni o tunog ng hayop na ating muling ipi-play o iparinig sa kanila. Tama. Alam ko, naalala niyo lahat ng mga tunog na ating pinag-aralan. Kung ano ang inyong mga sagot, sabihin sa inyong mga magulang para po i-type po nila ito sa chat box at titingnan po namin kung tama po ang inyong mga kasagutan. Ngayon, tukuyin kung anong tunog ng hayop ang inyong naririnig. Simulan na natin, Tutor Noel. Handa na ba kayo mga bata? Ayan. Ito, pakinggang mabuti. Ayan, sabi nila, opo, handa na daw sila. Anong tunog kaya ito? Sige nga, hulaan nga natin, mga mag-aaral. Ang tunog niya ay moo. Anong hayop ito? Yun ay hayop. Ang hayop na ito ay, sabi ni Linron, ni Christina, ni Paari, ay baka. Ayan. Sabi naman dito ni Justin, baka. Sabi naman ni Princess at baka din po. Sabi naman ni Prince, cow. Sabi ni Joshua, cow po. Ayan, thank you Joshua. Ayan, tama ba ang kailang mga sagot, Tutor Noel, sa ating unang tanong? Ayan, ang number one answer natin ay cow o baka. Very good. Ayan, ang galing. Salamat po sa inyong pagsagot. Tandaan nyo yan ha. Dito na sa pangalawang tanong o pangalawang tunog ng hayop. Yan, kasan ko ah. Ayan, anong tunog kaya ito? Hindi na kayo magbibigay ng clue. Ulitin ko pa ha. Tingnan ko nga kung meron na nakatamang sagot. Ayan. Sabi dito ni Richard Yuan Bernardino at ni Linron Camilio at ni Christina Librado at sabi po nila manok. Sabi din ni Richard, chicken. Okay, sabi ni Paari, manok daw po. Tama ba ang kanilang sagot, Tutor Noel? Ayan, manok o chicken ang tamang sagot sa number 2. Very good. Ayan, ang galing naman. Manok ang tamang sagot. Dito naman tayo sa pangatlong tunog ng hayop. Pakinggang mabuti ha. Ito yung ating leksyon kanina. Ayan, anong tunog kaya ito mga bata? Sagot na si Tuchel. Sabi dito ni Richard at ni Christina, palaka. Sabi naman ni Paari, palaka daw po. Sabi ni Linron, palaka. Ayan, sabi naman ni Tess, palaka, frog. Sabi ni Justin, sabi ni Princess, frog. Ayan, sabi naman ni Prince, frog. Tama po ba ang kanilang mga sagot, Tutor Noel? Yes, ang sagot sa ating number 3 question ay frog o palaka. Magagaling. Ayan. Kanina mga bata, sabay-bayan niyo pang sunod na tanong. Ito naman, pakinggang mabuti. Anong tunog ito? Sige nga, patype nga sa comment section ng mga sagot ng mga bata o mga mag-aaral. Ayan, sabi dito ni Richard Yuan, ay pig. Sabi naman po ni Justin, Lenron Camilio, Christina Librado, ay baboy or pig. Ayan, sabi ni Paari ay baboy or pig. Sabi naman ni Prince, pig daw po. Ayan, tama po ba kailang sagot? Sabi ni Joshua, baboy po. Tama po ba kailang sagot, Tutor Noel? Ang answer natin sa number 4 question ay
baboy o i. Very Ayan, good. nagaling. Panglima na tayo. Pakinggang mabuti. Anong tunog na ito? Ayan, hinulaan agad ni Justin. Lenron Camilio, anong school ka? Sige, babatiin ko ang school mo. Anong school? Ayan, ano bang tunog ito? Sige nga, pasagot nga mga bata. Ayan, sabi ni Richard, ni Lenron, ni Justin, Christina, sabi nila, pusa or cat. Sabi naman ni Paari, pusa daw po. Sabi ni Prince, cat. Ayan, salamat sa inyong mga sagot ha. Salamat din sa mga magulang na gumagabay sa kanila o kaya mga grupo nila. Ayan, sabi ni Lenron, pa-shoutout sa kanilang school, Pag-asa Elementary School, Liliw, Laguna. Ayan, hello sa mga taga-Pag-asa Elementary School. Ayan, hello mo sa lahat ng mga taga-Pag-asa Elementary School. Opo, hi po. Sabi ni Tess Bustila Usi Kat. Tama ba kailang mga sagot, Shooter Noel? Ayan, ang kasagutan sa ating panglimang huni ay cat o pusa. O very pusa. Good. Dito naman tayo sa pang-anim. Pakinggang mabuti. Ayan, anong tunog kaya ito? Sige nga, naalala niyo ba itong tunog na ito? Ito yung kaninang pinag-aralan natin, di ba? Alam ko may mga ganito kayo sa bahay. Anong hayop ito? Sabi ni Richard Yuan Bernardo, aso or dog. Sabi ni Lenron at ni Justin, dog or aso. Ah, galing naman ni Justin, naglagay pa siya ng emoticon na dog. Ayan, sabi ni Christina, aso. Sabi naman ni Pari, dog na po. Sabi naman ni Joshua, aso po. At ni Prince, dog. Christina, aso naman po ang kanyang sagot. Tama ba kanilang mga sagot, Tutor Noel? Ayan. Tama ang kanilang mga kasagutan. Ayan ay ang huni ng dog o aso. Ito naman po tayo sa kasunod na tunog. Ay, sorry. Ayan. Hindi naman po yun. Ayan. Anong tunog kaya ito? Sige, pakinggang mabuti. Ayan, narinig ba yung mabuti mga bata? Yan ay, sabi ni Richard at ni Justin, ibon. Sabi naman ni Lenron, ibon. Ay, pa-shoutout din daw si Princess Del Rosario ng kanilang school, Matias Elementary School po. Hello po sa taga Matias Elementary School. Ayan, hello. Salamat po. Ayan, sabi ni Christina at ni Justin, ibon. Sabi naman ni Joshua, ibon po. Sabi naman ni Princess at ni Prince, ibon or bird. Ayan, sabi naman ni Justin, emoticon pa ng bird ang kanyang nasend. Galing naman. Ayan, tama ba ang kanilang sagot, Shooter Noel? Ayan, ang ating pangpitong huni ay ibon or bird. Very good. Ayan, napakagaling po nila, Tutor Noel. Nasagot po nila lahat ng ating mga tunog ng mga hayop na pinag-aralan sa araw na ito. Salamat po ng marami sa mga magulang po na gumagabay po sa mga anak o sa mga guro po, mga gabay na mga kasama po na ngayon. Ayan, Tutor Noel. Ayan. No, ngayong araw na ito ay napag-aralan natin ang iba't ibang tunog ng hayop na naririnig natin sa ating kapaligiran. Ayan, patuloy natin silang alagaan, yung ating mga pet na alagaan sa bahay. At mag-ingat kayo sa lamok ha, dahil iyan ay nagdadala ng dengue o malaria. Opo. Ayan, sa susunod po na episode po ng online tutorial ng Itulay para sa special education ay ang Deaf Primary Level. Ngayong Webes po yan, kasama po nila si Tutor Gretch at si Tutor Malu. Muli po, nagpapasalamat kami sa lahat po ng viewers, mga guro, mga magulang, at lalo na sa mga mag-aaral na may visual impairment. Maraming salamat po sa mga school po na nandito. Ayan, hinihingi ni ano yung lamok. Ayan. Sige nga, anong tunog dito? Hiningi kasi talaga ni Justin. Ayan yung tunog ng lamok.
Ayan. Thank you, Justin. Pag narinig nyo yan sa inyong mga tenga, patayin nyo agad. Yan ay dangerous. Abangan nyo po ayan, kami. Ayan, paalala lang din po sa mga susunod nating episode ng Ito Life for Learners with Visual Impairment. Kapag po tayo ay gagamit na ng mga tactile o bagay, amin pong i-announce ito ng maaga bago po tayo mag after ng ating episode, yung gagamitin po natin sa mga susunod ay i-announce na po namin para po kayo ay makapaghanda at makasunod sa ating mga susunod na aralin. Dahil habang papalipit po ang panahon, gagamit din po tayo ng mga tactile at mga real objects na tungo sa kahandaan nila sa preschool. Opo, tama po yung masagot na lamok po yung hearing nating huling tunog na ating narinig. Again, salamat po ulit sa lahat po ng mga mag-aaral na kapanood po ngayon. Tunghayan niyo po muli. Next week po, Maris pa rin po ng 11 hanggang 11:30 ng umaga. Nakakasama niyo pa rin kami. Ako po si Tutor Iling. At ako naman po si Tutor Nguyen na nagsasabing stay safe po at ingat kayong lahat sa aking mga learners. See you mamaya para sa ating distribution and retrieval of module. Opo. Pa-share po ng live nito para po ma-replay po ng ibang hindi po nakapanood ngayon. Salamat po. Magandang umaga thank sa ating lahat. Mo. Happy thank lunch po. Happy lunch. Tayo na at maglakbay. Tuklasin ang nakatagong hiwaga ng buhay. Magsulat, magbasa, lumikha ka ng obra. Sa special education, palaging masaya. Sa mahiwagang mundo tayo'y magtungo. Lahat tayo ay matututo. Sumayaw, lumundag, kumanta at tumawa sa special education. Palaging masaya. Ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating Itulay online tutorial sa araw na ito. Ikaw ba ay may mga bagong natutuhan? Kung opo, abangan bukas ang ating mga kaabang-abang na Itulay program. Gamitin ang hashtag Itulay Level Up. Kita-kits bukas!